and welcome back to our YouTube channel. Ngayong araw, may makakasama na naman tayong isang sikat na boksingero. Originally from Aroroy, Masbate City. Please welcome Jeyo Santissima. So, kumusta naman yung training mo this pandemic? Sa ngayon, okay naman yung training namin. Pagbalik ng training ko galing sa amin, before nag-lockdown, nandun ako sa amin. So, yung latest fight ko, comeback fight noong October, nagsimula ng training, okay naman. Nakuha naman yung timbang nanalo. Congratulations pala dun sa last fight mo last December. And, in-expect mo ba na maaga matatapos yung laban mo? Hindi naman. Kasi yung laban talaga, hindi naman talaga namin yan. In-expect na ma-knockout agad ang laban. Bonus lang yung knockout kasi pareho din kami ng training. Okay. Ito yung question ko number 2. May bala ka na bang umangat ng featherweight division? Wala. Na maghintayin ko muna na mag-champion sa super bantam. Okay, wow, that's a very good answer. Pagsika pa na makuha ang timbang. Okay, number 3. Kung bibigyan ka ng chance mag-rematch kay Navarrete, tatanggapin mo ba? Kung bibigyan ako ng pagkakataon ng rematch, kaso nasa featherweight na siya ngayon, so kailangan niya na magbaba, kaso hindi niya ibaba ang atlet. Okay. Pero, parang ikaw yung mag-a-adjust kung may rematch man kayo. Baka magkaharap pa kami sa featherweight kasi malaki din ako. Okay, eto naman. Sa bantamweight division, sino ang hinahangaan? Number 1 talaga na hinahangaan ko sa bantamweight si Nonito Lumere. Filipino Blush. Marami pa yung mga superstar na Okay, sige. Eto, natanong ko na din to kay Melvin last interview. Sa dinami namin ng boxing promotions, bakit Sanman yung napili? Actually, sa Sanman kami na napili. Kaming dalawang Melvin kasi nag-usap kami na kung saan ako, doon siya. Okay. Din si Ma'am Mavi, nagkakilala kami nung si Serban niya, kasama niya sa Japan. Last 2018 na tayo doon sa sabi namin yun, kapag wala na kaming manager ma'am, sa'yo kami papasok. Yan talaga namin na naisipan na kayo ma'am. Okay. Connected siya sa Sanman. Okay. Sanman yung promotion. Eto, number 6. Paano mo na-handle yung pagkatalo mo kayo na parente? Ang pagkatalo, natural lang yan. Matalo, manalo, ganyan talaga yung sports. Kailangan pag matalo tayo, marunong tayong tumanggap ng pagkatalo at bumangon. Yes, tama yun. Parang bilog ang bola, sabi nga nila. Dribble-dribble ba? Okay. Eto, ano ang aabangan ng boxing fans kay Jeyo Santissima? Siguro ngayong 2021, abangan ninyo yung mga laban namin kasi kasi active yung promotion namin, mas maganda yung maipakita namin sa mundo at sa buong Pilipino at saka boxing fans ang kakayahan namin. Eto, sino ang inspirasyon mo sa boxing? Pamilya siyempre at saka yung future. Yung tinatay yung mga inspirasyon at saka yung mga taong sumusuporta at yung mga... Eto, may personal questions na ako. Naging dagdag ba sa inspirasyon mo yung may girlfriend ka ba?
Siyempre naman. Wow! Kasi sana all! Yung girlfriend ko sa, ano, sa akin, at sa, hindi naman niya nakakapit to. Dapat suporta niya. Baka kinikilig ka pa hanggang ngayon. Yung kilig, normal lang yan. Oh my goodness. Okay, number, sa susunod na tayo ng question. Sa tingin mo ba, makakalaban ka na sa ibang bansa this year? Sa ngayon, sa ngayong taon, gusto ko talaga lumaban kasi yung visa ko 2 years lang, so dapat makalaban kami ng mga isa o dalawa o tatlo sa US. With Coach Mike ba yan? Okay. Eto, last question. Anong feeling kapag nakikita mo yung pangalan mo sa World Rank? Sa program? Sa World Rank, yung pag binabanggit na Jayus ang isin, World Rapper agad. Siyempre nagpapasalamat sa ano, sa lahat ng tumulong sa amin sa promotion at saka lalo na sa ano sa Ikapal. Okay, may gusto ko bang batiin or shout out sa ating mga viewers? Sa lahat ng viewers, shout out ko kayo at suportahan niyo kami sa darating ng mga laban. Si Gio lang ang lakas. Wow. And there you have it, guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe.